First Lady inuugnay sa pagbigay ng permit sa isang minahan kung saan located ito sa Zambales. Ito nga ang paglilinaw ng isang sikat na blogger na si Maharlika. Kung saan ibinalita rin ito sa Manila Times ni Bobby Tiglao. Tila nga may lumabas na ebidensya, ito'y matapos na pag-alaman sa article ni Bobby Tiglao, ang relasyon ng First Lady Liza Araneta-Marcos dito sa nagbigay ng go signal para ipagpatuloy ng isang kumpanya na magmina sa kabila ng wala silang permit. Ayon sa isang artikulo, hinarang ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs DESLA ng Malacañang na si Ana Liza Logan, na kilalang malapit sa unang ginang na si Liza Araneta-Marcos, ang direktiba ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau na nag-utos sa isang Chinese na kontrolado ng kumpanya, ang Yinglong Steel Corp, na itigil ang ilegal nitong pagmimina ng nickel sa Zambales dahil wala itong kinakailangang Environmental Clearance Certificate, ECC. Ang utos ng 23 ng Disyembre ay lumilitaw na bahagi ng isang pinag-ugnay na plano. Makalipas lamang ang isang linggo, noong 29 ng Disyembre, si Yinglong ay binigyan ng DENR Regional Office 3 ng permit para makapagdala ng 250,000 metric tons ng nickel ore at isang export permit para sa 50,000 mount ng laterite nickel ore. Sa kasalukuyang presyo ng laterite nickel na $100 kada metriko tonelada, si Yinglong ay nagpapadala sana ng $4.5 million o 250,000 peso na halaga ng metal. Narito ang buong detalye sa paglilinaw ni Maharlika, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell para ma-update ka sa iba ko pang mga video. January 16, naglabas ng article si 16 dyan sa Pilipinas. Diba? Dito 16 na rin. So, mainit-init ang balita na inuugnay, okay, ang First Lady dito sa pagbigay ng permit sa isang minahan kung saan located sa Zambales. Ito po ay article ni Bobby Tiglao sa Manila Times. Okay? So, i-echo lang natin kasi may mga ebidensya po na inilabas. So, ang kwentong ito ay makakapagbigay sa inyo ng impormasyon at makakapag-stimulate ng inyong mga utak kung ito ay inyo lamang pagaganahin ang malungkot na nangyayari sa administrasyon ng ating Pangulo na sinuportahan natin since day one. Okay? Day one ng kanyang electoral protest at ang kanyang pagtakbo ngayong noong nakaraang 2022. So napag-alaman, okay, ni ating kaibigan, you know, Bobby Tiglao, at lumabas po siya ng mga ebidensya, actually, kung gusto nyo, nandyan sa Manila Times, yung pag-uugnay o yung relasyon ng First Lady, alright, Liza Araneta, dito sa nagbigay ng nag-lift, okay, mamaya ipaliwanag natin, nagbigay ng go signal. Isimplihan natin ang mga pananalita para medyo maintindihan ng ating mga palangga na sobrang busy sa kanilang mga trabaho. So napag-alaman dito sa mga ebidensyang nakalap na ang nagbigay ng go signal para ipagpatuloy ng isang kumpanya na magmina sa kabila ng wala silang permit or wala din silang yun nga, environmental compliance certificate. Okay, history mga palangga. So, noong 2021, mayroong isang Filipino company na nagnangalang West China Mine Corporation. 2021. At ang kanyang negosyo ay inilipat niya o binenta niya ang kanyang mining rights na kung saan located dito nga sa Candelaria, Zambales. Inilipat po niya sa Yinglong. Okay? Yinglong, a Chinese Chinese owner. Kumbaga, Chinese corporation ito. So, inilipat niya. Alright? Ulitin natin, mula sa West China Mine Corporation
noong 2021 ay inilipat sa kay Yinglong, okay, ang negosyong ito. You know, may pinag-usapan sila dito ng amount, kung magkano ang kabayaran, sa usapan na kukuha ng environmental compliance permit, o permiso, yung Yinglong sa ating gobyerno, sa DENR, para magmina, o baga sumunod sa tama. Okay, tandaan ninyo ha. Ngayon mga palangga, nakakalungkot dahil lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, sa kabila ng walang tamang permit, o walang permit talaga, itong Yinglong na ito, Chinese corporation, ay minadali noong December 23. Alright, base dito sa article, unang article pa lang ito, na ang Malacañang Deputy Executive Secretary for Legal Affairs o DESLA na si Liza Logan ay kilalang napaka-close sa ating First Lady Liza Marcos, Liza Araneta Marcos. Alright, ngayon mga palangga, base sa article ay nasa ebidensya na nakalap natin, na pinirmahan, o ipakatan natin itong papel, okay, na pinirmahan ni Analisa Logan, okay, pinirmahan niya dito, basahin ko lang at nasabasa ng dalawang mata ko, na sa kabila ng pag-utos ng DENR, okay, inutusan ng DENR na wag mag-operate itong Yinglong Corporation na ito dahil nga wala pa silang karapatang permit. Okay? So, dahil minadali, for sure, talagang minadali, noong December 23, okay, ay pinirmahan o nilif, okay, ni Analisa Logan ang, kumbaga, binaw, inano niya, kumbaga, kinontradict niya ang desisyon ng DENR, okay, na wag na instead na wag payagan itong Chinese-owned company na ito na nagmimina na walang karampatang certificate ay sa kabila nun ay pinayagan niya. For the first time in the history, based dito sa article na ginawa ng isang Deputy Secretary for Legal Affairs ng Malacañang na binali niya o binaliwala niya ang utos ng DENR, mga palangga. Ang lungkot ng ka... Ngayon, sino ang magkakaroon ng power bilang isang deputy executive secretary ka lang? Parang mas powerful ka pa sa presidente kung hindi ka binasbasan. Kasi base dito sa ipinakita, itong si Liza, pakitang ebidensya, si Analisa Logan po ay kasama ng First Lady sa kanyang law firm. Okay? Yung kanyang law firm, may distorbo. Okay? Hello, mag-comment na kayo dyan mga palangga. Dahil itong ating, dali nga, dali lang, baka importante. Okay. Ano yan? Mamaya na. Akala ko naman napaka-importante. Madaling araw nagising ka pa. Okay, yung anak ko, may sinasabi. Alright. So ngayon mga palangga, eto. Yung sinasabi natin na kaibigan o kasama sa law firm ng ating First Lady na si Analisa Logan ay kanyang hinarang o binaliwala o inetsapwera ang direktiba ng Department of Environmental and Natural Resources, okay, na inorderan, okay, inorderan ng DENR itong kumpanyang Yinglong Steel Corporation na itigil ang kanilang illegal nickel mining operations sa Zambales dahil wala silang environmental clearance certificate. Pero sa kabila noon mga palangga, noong December 23, ito na nga, ay talaga namang umorder ito, inorderan. Ito, sabi dito, sa kabila ng reklamo na sila dapat ay hindi binibigyan ng permit, ay dahil hindi sila, wala silang permit actually. Diba? Hindi sila nagko-comply sa panuntunan, okay, ng DENR, ay pinayagan pa rin nitong si Analisa
Logan na mag-operate itong Yinglong, okay, Yinglong company na ito. Now, yung mga palangga, alright, so yung Yinglong ay binigyan, okay, ng permiso para patuloy ang kanilang pag-transport itong nickel na to locally and internationally. And we're talking about metric tons of nickel ore na ito, mga palangga, at umaabot sa tumataginting na 250 million pesos worth ng metal ang kanilang magiging profit dito, mga kaibigan. So nakakalungkot dahil kung titignan mo ang isang deputy executive, hindi po mangangahas ng ganito kung hindi ito binasbasa ng ating first lady. Kasi alam naman natin na ang first lady ay talaga namang siya ang kanang kamay, o baka hindi lang kanang kamay, siya ang mga nag-i-interview ng mga ina-appoint ng presidente. Alam ko yan, personal knowledge yan. Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Dahil hindi dapat tayo mandakot sa katotohanan. Dahil ang Maharlika po ay never tumanggap ng pera kahit kanino para isuppress ang karapatan na magsalita ng katotohanan. So ngayon, mga kaibigan, ito yung nakakagigil dahil parang itong mga taong itinalaga ng ating presidente, particularly itong Deputy Executive Secretary na to ng Legal Affairs, ay binabypass siya. O ba, imposible bang hindi alam ng presidente ang ginagawa nito? Or syempre, inatasan na ng presidente ang kanyang may bahay na ikaw na ang bahala dyan. So dahil sa sobrang busy, you know, babiyahe dito, biyahe doon, and definitely hindi na ito nakikita ng Pangulo. Tatandaan natin, mga palangga, binoto natin si Bongbong Marcos, hindi po ang ating First Lady. Okay? Kung nagkataon, okay, na ito ay imbestigahan ng Ombudsman at mapatunayan na walang kinalaman ang Pangulo dito at ang First Lady at ang kanyang amiga, okay, na abogada ang may kagagawa nito na they let this company to operate even without proper permit. At ito ay labag sa batas at dapat managot at wag dapat matakot ang taong bayan, kasi naririnig ko sa mga paligid-ligid ng Malacanang, mukhang tikom ang bibig ninyo dahil powerful ang First Lady. Ayun po ang nakarating sa akin. Mas powerful at natatakot kayo. Bakit kayo natatakot kung kayo ay nasa tamang pag-iisip at sa tamang direksyon, mga palangga? Alright. Ngayon, itong issue na ito, mga palangga, ayo, nakakalungkot. Diba? Sabi ng DNR, okay? DNR ay hindi dapat mag-operate nga itong ano na ito, itong Yinglong na ito. At inutusan, okay, sabi dito, the DNR's national headquarters was alerted by the export permit rushed through that Christmas season issued by its regional office. So inalerto ang DNR na tila bagang ni-rush yung itong permit na ito. At ang si MGB Director Wilfredo Mangcano daw, okay, Mangcano, ayan, na, yeah, ano siya ay, yes, director siya ng Mines and Geoscience Bureau, okay? Binigyan ng instruction ng DNR, okay, sabi ng DNR kay Director Wilfredo Mangcano, sabi, ay ipatigil, okay, yung ano na yan, yung pag-ooperate nitong Yinglong na ito, itong Chinese-owned company na ito, na walang proper permit. Ayun na nga, so January 12, based sa article ni Bobby Tiglao, ngayon, dahil sa isyong permit na ito, mga palangga, January 12 dyan sa Pilipinas, dahil sa utos ng DNR, dito kay Wilfredo, for sure, pinarating niya dito sa Deputy Executive Secretary na nag-uusap yung mga yan. The next day, ay nag-resign siya dahil sinabi niya ay kailangan niya munang magbigay ng panahon sa kanyang pamilya. Ano ibig sabihin nun? Diba? After ng fiasco na ito, simple lang yun. May nangyaring internal na usapan, I don't know kung ano ang sinabi sa kanya. Imagine mo, nagpa-function ka as what? Director? What? Diba? As director of MGBs or
Mines at Geoscience Bureau. Tapos all of a sudden, inutusan ka ng DNR para ipatupad ang iyong trabaho. So for whatever reason, bigla ka nag-resign, then you will spend your time with your family. As may mga palanggay, hindi tayo ipinanganak kahapon. Gaano ka-powerful ang kaibigan ni Madam First Lady na magkaroon, okay, ng ganitong desisyon? Hindi naman magde-desisyon ang babaeng ito nang siya lang. Ano, i-overpower niya ang presidente? Kung wala siyang basbas, huwag na po tayo maglokohan dito. Dahil ayon sa DENR last year, ay sinabihan na nila ang Yinglong na itigil nyo na yung mining operations na yan dahil hindi tama ang ginagawa ninyo dahil base sa Presidential Decree 1586 na inisyo mismo ng tatay ng Pangulong Marcos Jr. at, you know, senior 44 years ago na sinasabi na hindi dapat pinapayagan ang isang negosyong pagmimina kung hindi siya nakapag-comply, hindi siya nakakuha ng ECC, alright? Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. So malinaw pa sa sikat ng araw na binabali ng mga taong ito ang batas at lagi na lang kawawa ang Pilipino dahil sa bilyong pisong at stake dito sa business na ito, illegal business mga palangga. At inamin din ng Yinglong representative daw last week, okay, na ang kanilang kumpanya ay wala talagang ECC. Alright? Walang permiso. Ngayon, mga palangga, at sinasabi nila na dapat na parang they're okay to mine, to do the business kasi nga, you know, in-acquire nila yung business from, what's the name of the business again? Ito, from West China Min. Pero base sa Presidential Decree 1586 nung panahon ni Marcos at ipinagpapatuloy pa rin, valid pa rin yan, na even though na mayroong ECC ang West China Min, once the moment na inilipat mo sa ibang company o ibinenta mo ang iyong kumpanya, kailangan mong kumuha ng permit sa DENR to operate para mag-mining business ka. So it's so sad dahil as early as now, nakakagigil ang mga nangyayari sa pamunuan ni BBM. Hindi po ito pagiging anti-Marcos, ito ay para pagiging gising natin sa ating mga paligid sa ating gobyerno. Hindi porket sinuportahan natin, pwede, hindi porket na kukutsain tayo ng ating mga kaibigan na ayan, kasi sinuportahan nyo yung Marcos, ganyan, ito na ngayon ang nangyari. Ito po ay labanan para sa bayan, labanan para sa katotohanan. Alam nyo mga palaga, mahaba yung article. Pero gusto ko lang ipaintindi sa inyo yung pinaka gist nitong kwentong ito, yung pinaka buod, pinaka substance, ika nga. Hindi pa nakakalungkot. Okay? Ito na lang. Mga kaibigan, sino ang mangangahas na Deputy Executive Secretary na baliin ang utos ng DENR? Ang isang established na ahensya ng ating gobyerno na nagpapatupad, okay, ng mga alituntunin nitong mga ganitong klaseng business na baliin mo. Sino ang nag-upo dito kay Analiza Logan na to? Hindi pa ba malinaw sa inyo mga kaibigan na dapat nakasama siya sa law office ng Madam First Lady natin, na kaibigan natin yan. Pero hindi porket kaibigan natin yan, hindi porket inimbita natin yan, pag may nakikita tayong mali, ipagtatakpan natin. Dahil hindi po ang usapan dito ang pagkakaibigan, ang usapan dito ang katotohanan. Taong bayan, ano, lolokohin tayo dahil bilang akong supporter na umuwi ng dalawang beses sa Pilipinas na hindi nangingi na kahit at pisong duling sa kanila pamasahi, pabalik, papakanto, paroon, di ba? Umasa ako ng pagbangon muli. Pero kung bibigyan natin ng pabor, then for what? Ano ang reason? Bakit sa kabila ng walang ECC, walang permit sa DENR, itong Yinglong na ito, bakit papayagan ni Logan, na kaibigan ng First Lady,
kasama niya sa law office? Bakit niya papayagan ito, mga palangga? Kung wala itong basbas, ano ito? Ano ito, maglulukuhan tayo, ganon? Maglulukuhan na lang tayo, pipikit natin ang ating mga mata, sisigaw pa rin tayo, babangon tayo muli, harap-harapan, niloloko na tayo ng taong ito. At dapat mag-imbisigan, I hope, may part 2, part 3 pa ito ang article ni Bobby Tiglaw. Ito yung mga ebidensya, pinrint ko mga palangga. Ayan o, mineral or export permit. Ayan. Binagmahan nila, o, December 10, 23 and 29. You know, hindi na ako hindi ko na i-detalye sa inyo yung mga amount, chuchu-chuchu. Ang gusto ko ipakita sa inyo yung anomalyang kaganapan. If you want to read the article, it's too long, you have to understand every details, you go to Manila Times. Pero ang gusto kong punteryahin dito, sino si Annalisa Logan, na kaibigan ng First Lady, nakasama niya sa law office, na i-lift yung pag-suspend o pag-control dito sa dito sa Chinese ano na to, company na ito. Yan, sulat natin. Okay. Itong Yinglong na ito, sino siya para baliin niya ang DENR? So ano ito, mga palangga? Bakit may kickback ba kayo diyan, madam? Ha? Annalisa Logan, dapat ito'y tututukan ng ombudsman. Ito'y tututukan ng kongreso. Ayan, total, ang hilig nyo sa investigasyon. Tignan ninyo kung sino ang nag-utos dito kay Logan na ito dahil kinukonect sa kanya yung First Lady. Eh, sino naman ang nag-upo sa kanya dyan? Akala nga naman ako. Di ba? Ano to? Maglulukuhan na lang tayo dito? Madam First Lady, ang dami na po ninyong kinasasangkutan. Alam ko, kinasasangkutan mga kontrobersya. Even dito, sa inyong video na sinasabi niyo wala kayong kinalaman sa kaguluhan na nitong mga appointments na ito. May mga video po, may mga audio video ka, you know, from your, I will tell this something. I will tell this to you guys. For sure, nanonood kayo. I am not the type of person kasi na mag-over up. Unang-una, wala naman akong iniintay na posisyon. Unang-una, hindi naman ako nanghingi ng pera sa inyo para pakainin niyo ako. O kahit ano, hindi naman ako katulad ng kinang iba dyan na napapaikot o nagkikisas sa inyo dahil may hinihinging pabor, may hinihinging posisyon. So ako, I will speak up kung ano yung katotohanan. Alam naman natin, well, I have to tell you guys, yung social secretary mo, Madam First Lady, nasa akin yung audio. Tinatanong, kinakausap po kayo. You will hear this later, in due time. Lahat ng mga audio video na hawak ko, na nangihingi, na kinakausap kayo, Madam First Lady, you have to explain to the Filipino people na kinakausap kayo ng inyong social secretary na si Bianca Zobel, na nakikiusap sa inyo na is hold muna. Okay? Ang pagpalit kay Bacaro to Senten. Hawak ko yung audio. So one day, I hope magkaroon kayo ng balls. Lahat kayo na may kinalaman dito dyan sa Malacanang. I hope para sa pataong bayan. Kasi umasa tayo na babangon muli ang Pilipinas. Pero kung kayo ay patuloy na magiging walang betlog, then hindi tayo magkakaroon ng better Philippines. Madam First Lady, alam ko naman eh, kahit i-deny mo eh. I'm talking to you right now. Huwag na tayong magpaka-plastikan dito, madam. Karamihan sa mga in-appoint ay kayo ang nag-interview. I know someone na kayo ang nag-interview, hindi ang Pangulong Marcos.